Bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang ipaalala na ang kasong ito ay sensitibo at maaaring triggering sa iba, kaya viewer's discretion is advised. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwentuhan. Ang lahat ng detalye sa kasong ito ay mula sa 36-page complaint na final ng isang Filipina-American singer sa US. Inilahad ni Cassie Ventura ang pinagdaanan niyang lagpa sa isang dekadang impyerno sa kamay ng isang sikat din na figura sa music industry, ang kanyang nobyo na si Sean Combs o mas kilala sa rapper name niyang Didi. Ating alamin ang bawat detalye na naging buhay niya sa loob ng 11 years na iyon at kung paano siya nakaligtas mula sa kamay ng isang demonyo. Si Cassandra Elizabeth Ventura, o mas kilala sa pangalang Cassie, ay ipinanganak noong August 26, 1986 sa New London, Connecticut. Isang mixed race ang kanyang inang si Stacy Hobson, habang ang ama naman niyang si Roderick Ventura ay isang Filipino. Sa murang edad pa lamang, mahilig na ito sa musika, lalo na sa pagkanta. Kalaunan, nakahiligan niya rin ang pagmamodelo at sa edad na 14 years old, sinimulan niya ang pagtraining dito. Hindi naman siya nabigo dahil nang siya ay tumungtong ng 16 years old, naging modelo siya sa mga iilang local department stores sa kanilang lugar para sa Delia's Fashion Catalog at maging sa 17 Magazine. Dito nagsimula na makakilala pa siya ng mga koneksyon sa show business. Sa parehong edad, naimbitahan na siyang magkaroon ng maikling cameo para sa isang music video ng R&B singer na si Mario sa i-release pa lang niyang kanta noon na Just a Friend taong 2002. Habang nakikilala siya sa industriya, nagustuhan ng marami ang kanyang boses at angking talento na nakuha rin niya ang atensyon ng mga iilang producers. Sa panghihikayat ng isang producer na si Rock Wilder, kumuha si Cassie ng mga vocal lessons at training, nag-attend ng modern ballet class at pati na rin ang performing arts program ng sariling paaralan nito. Sa pagnanais niyang mahasa pa ang talento, nang nagtapos siya sa high school noong taong 2004, agad-agad itong lumipat sa New York City kung saan bumalik siya sa pagmomodelo at nag-attend din ng mga dance classes sa Broadway Dance Center. Di tumagal, tumanggap na rin siya ng mga booking para sa print and commercial modeling gigs na nire-representa ng Wilhelmina Models na isang modeling at talent agency noon sa New York. Taong 2004 din, naging madalas ang pagtagpo ng landas ni Cassie at ng isang kilalang singer at songwriter na si Ryan Leslie sa mga parties at clubs na pinupuntahan ito. Si Ryan Leslie ay isa ring producer at nakatrabaho na niya ang mga malalaking artist kagaya ni na Britney Spears, Beyoncé, Didi, Kanye West, Chris Brown at marami pang iba. Naging magkaibigan ang dalawa hanggang sa nagsulat sila ng isang kanta na tinawag nilang Kiss Me at pagkatapos nilang i-record ito, pinarinig yun ni Ryan sa isang music executive na si Tommy Mottola. Nagustuhan niya ang kanta at nagpa siya itong alokin ng kontrata si Cassie sa kanilang kumpanya. Pagkatanggap ng dalaga sa offer, dito na nila nirelease ang unang single ni Cassie na Me and You noong 2005. Naging hit ang kantang iyon sa mga club sa Germany at ito rin ang unang beses na narinig ito ng sikat namang producer at rapper na si Didi. Kalaunan, kinumbinsin niya si Ryan na makipag-partner sa kumpanya niyang Bad Boy Records para sa pag-release ng debut album ni Cassie. Ang oportunidad na ito ay kinatuwa naman ng lubos ng dalaga dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Sa mga sumunod na dalawang taon, mas nakilala siya ng mga tao at marami din ang nagugustuhan ang kanyang musika. Hindi lamang siya nag-focus sa western style ng music, bagkus ipinagmalaki rin niya ang kulturang Pinoy sa pamamagitan ng pag-incorporate ng OPM sounds sa ibang ballads na kinakanta niya. Sa paglipas ng panahon, naging sunod-sunod ang tagumpay ni Cassie sa kanyang karera. Napasali ang kanyang mga kanta sa Billboard 100, nakapagbenta siya ng lagpas sa 320,000 na album sa US pa lamang, at nagkaroon din siya ng maraming guesting sa kilalang US TV shows. Sa mga mata ng fans at publiko, si Cassie ay may matagumpay ng karera at may isang buhay na hinihiling ng lahat. Yaman, kasikatan at pag-ibig.
Pero hindi lahat ng bagay sa harap ng kamera ay totoo. Ang inaakala niyang malaking oportunidad at masayang buhay ay ibang-iba pala sa katotohanan. Dahil dito rin nagsimula ang lagpas sa isang dekadang impyerno na hindi niya naisip na mangyayari sa kanya. Lalo na nang masangkot siya sa buhay ng sariling producer na si Didi. Tutukan naman natin ngayon ang naging relasyon nila sa loob ng dalawang dekada. Nang nagkakilala si Cassie at Didi, 19 years old pa lamang ang dalaga habang ang producer naman ay 37 years old na. Ito yung panahon na pumirma siya ng kontrata sa Bad Boy Records nang makipag-partner sa kanila ang producer niya noon para sa kanyang album. Hindi naman talaga siya nagkagusto dito agad dahil maliban sa malaking agwat ng kanilang edad, nakikita lamang niya ito bilang isang taong gusto siyang tulungan sa industriya. Bata pa si Cassie nang lumipat siya sa New York at nang walang mga magulang upang gumabay sa kanya doon, nakita niya si Didi bilang isang taong pwede niyang mapagkatiwalaan. Mabait ito sa kanya, ipinagmamalaki siya sa media bilang bagong artist at pinagtatanggol din sa mga isyong binabato sa kanya noon. Kaya kalaunan, gumaan ang loob niya dito. Sa court documents, sinabi niya doon na may isang gabi na kinailangan daw niyang pumunta sa hospital dahil sa hindi malamang dahilan. Na-discharge naman siya kaagad at naisip niya na okay naman na ang kanyang pakiramdam para lumabas at sumama sa mga kaibigan niya sa club. Nang gabing iyon, nakita siya ni Didi sa club at inutusan siya nito na umuwi at alagaan ang kanyang sarili. Bilang isang 19 years old na walang magulang sa New York, tiningnan lang niya ang insidente na napakita lang ng concern ang producer niya sa kanya at hindi dahil nagiging controlling na ito. Kadalasan, mahilig ding magibang si Didi ng kanyang yaman at tagumpay na narating sa buhay sa harap ni Cassie. Ginagawa niya iyon upang ipakita sa dalaga kung anong pwede niyang makuha kapag manatili siya sa kanyang tabi. Sa mga panahong ito, si Cassie ay nasa isang relasyon na noon sa kanyang unang producer na si Ryan Leslie at alam iyon ni Didi. Bagaman kasal na din si Didi sa kanyang asawa na si Kim Porter, ang relasyon nila ay matatawag mong toxic. Dahil dito, hindi iyon pumigil sa kanya upang habulin at subukang kunin ang loob ng dalaga. Bilang isang lalaking mayaman at makapangyarihan sa industriya, may ugali na ito na kukunin niya talaga ang kahit anong bagay na wala sa kanya. Doon nagsimula na pinagbawalan niya si Ryan Leslie, ang nobyo ni Cassie, na bisitahin ito ng madalas. Mahilig rin siya magbeso at minsan humalik sa dalaga na pinaparamdam niya lang bilang isang affectionate gesture kaya hindi na lang ito pinapansin ni Cassie. Ayon pa sa kanya, sa loob ng ilang taon pagkatapos niyang pumirma ng kontrata, inakit siya ni Didi sa isang magarang pamumuhay at romantikong relasyon hanggang sa inimpluwensyahan rin siya nito na sumubok ng iba't ibang klase ng droga. Binilhan rin siya ng producer kalaunan ng isang apartment sa Manhattan na sa isip ng karamihan ay mula lamang sa kabutihang loob nito. Subalit ang apartment na iyon ay walking distance lamang mula sa bahay ni Didi sa New York na medyo nakakapagtaka. Pagkabili niya ng apartment, ipinakita niya rin iyon sa mga magulang ni Cassie na wari ba'y pinapangandalakan niya ang kanyang yaman sa kanila. Nang mga panahong iyon, nagsabi pa nga ang mga magulang ni Cassie na proud sila sa mga narating ng anak kaya hindi na sila masyadong nangusisa sa relasyon ng dalawa. September 2007, sinundo di umano siya ni Didi mula sa kanyang apartment sa Manhattan. At pagkasakay niya sa kotse, may inabot itong pills sa kanya, nagsasabing iyon ay ecstasy. Ito ay isang illegal na droga na maaaring magsanhi ng mga hallucination. Hindi pa ito nasusubukan ni Cassie dati at kailanman hindi niya rin ito planong subukan. Pero sa pang-uudyok ni Didi, ininom niya ito at iyon ang unang beses na naranasan niyang maging high. Simula nun, patuloy na siyang sinuplayan ni Didi ng droga. Isang paraan niya iyon para unti-unting kontrolin ang buhay ng singer. Isang pangyayari pa noong parehong taon 2007, nagbayad naman si Didi ng promoter para gumawa ng isang peking gig sa Miami. At iyon ay para lamang mailayo si Cassie sa boyfriend nito. Pinalabas niya na may show ang singer doon pero ang totoo gusto niya lamang itong masolo. Pagkakita ni Cassie na sobrang mapilit si Didi, natakot ito na baka pag hindi siya pumayag sa imbitasyon, aapekto iyon sa kanyang karera.
Sa kanilang trip sa Miami, pinagamit siya nito ng napakaraming droga na sa buong weekend naging sobrang high siya at iyon daw ang unang pagkakataon na naging lango siya sa droga ng ganoon kalala. Dahil wala na ito sa tamang wisyo, kinuha ni Didi ang oportunidad na iyon na may mangyari sa pagitan nila. Pagkatapos ng trip na iyon, unti-unti pang naitali si Cassie sa buhay ni Didi at simula nun, nagkaroon na sila ng lihim na relasyon. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang kanyang relasyon sa boyfriend niyang si Ryan habang si Didi naman ay kasal din sa kanyang asawa. Kalaunan, maraming tao ang nakapansin ang pagiging malapit nila sa isa't isa na nagtatanong na sila kung bakit ang isang lalaking maedad kagaya ni Didi ay gustong mapalapit sa isang dalagang halos 20 dekada na nakakabata sa kanya. Pero syempre, wala namang pakialam doon si Didi at lalo lang nga nitong pinalaki ang kanyang ego. Ini-enjoy nito ang pagiging dominante sa kahit anong aspeto ng kanyang buhay at ginagamit niya rin ang kanyang impluensya para mapaniwala si Cassie na sundin ang kanyang mga gusto. Pinangakuan niya rin ng magandang karir ang dalaga hanggat ito ay sumunod lamang sa kanyang sasabihin. Maliban pa doon, nakita na ni Cassie na halos lahat ng tao sa paligid ni Didi ay sinusunod o binibigay ang kahit anong gusto ng producer, kaya sa kanyang isipan, isang normal na bagay lang ito na dapat gawin kung gusto mong sumikat. Madalas rin gamitin ni Didi ang kanyang kayamanan para i-intimidate ang dalaga kung saan binibilhan niya ito ng mga luxury items, designer clothes, sasakyan at iba pa. Isang bagay na iyon na karaniwan niyang ginagawa kapag may gusto siyang babae. Taong 2008, inudyok naman siya nito na subukan ng opiates na isa ring klase ng malakas na droga. Sa katunayan, nakadisplay lamang ito sa kanyang opisina na parang isang candy na pwede mong kunin kahit anumang oras. Nang parehong taon, dahil sa pagiging komplikado ng mga sitwasyon, tuluyan ang nakipaghiwalay si Cassie sa kanyang producer na boyfriend noon na si Ryan Leslie. Naging maayos naman ang paghihiwalay ng dalawa na kalaunan, pinanatili pa rin nila ang kanilang pagkakaibigan. Sa pagdaan ng panahon, ang kanyang karera ay parang nawala ng direksyon. Bagaman patuloy itong nag-release ng kanta, hindi ito gaanong tumatak sa mga tao. Simula noon, nakikita na lamang siya nila bilang ang girlfriend ni Didi na pampaganda lang ng kanyang imahe. Pero lingit sa kanyang kaalaman, ang mga bagay ay may ilalala pa. Sa pagtagal ng kanilang relasyon, padami rin ng padami ang mga demands ni Didi sa kanya at nalagay na siya sa posisyon na hindi siya makatanggi rito. Habang nasa New York di umano sila, sinabihan siya ng nobyo na gusto niyang makisali sa isang pantasya na tinatawag na voyeurism dahil matuturn on daw siya kapag makikita niya si Cassie na makipagtalik sa iba. Nang narinig iyon ng singer, hindi niya talaga ito gustong gawin. Pero dahil sa pamba-blackmail ni Didi na masisira di umano ang kanyang karera, napapayag siya nito. Doon naman nagsimula ang nakakawalang respeto sa sarili na pambababoy ng producer sa kanya. Nag-hire di umano ito ng isang lalaking prosti mula sa Los Angeles para makipagtali kay Cassie. Pinasuot ng producer ang lalaki ng maskara at ito rin ay high sa droga. Sa isang kwarto, silang tatlo lamang ang nandoon at ginawa ng dalawa ang kahit anumang malaswang bagay na iniuutos ni Didi habang ito ay nanonood sa kanila. Minsan, binivideo niya rin ang nagaganap sa kanyang cellphone o di naman kaya sa kanyang tablet. Ang mga pangyayaring ito ay tumatagal ng ilang araw at hindi siya makakaalis doon hanggat pinayagan siya ni Didi. Kalaunan, tinawag niya ang arrangement na iyon na freak off or FO at kung kailan man niya ito gustuhin, sasabihan niya lang si Cassie at inaasahan niya na ang dalaga ang mag-aayos ng lokasyon at sa pag-ahar ng lalaking prosti. Ang freak offs na ito ay nangyayari halos linggo-linggo, kaya parang hindi na rin mabilang kung ilang beses kailangang pagdaanan ni Cassie ang ganitong pambababoy. Madalas rin siyang paalalahanan ng producer na ito ay isang espesyal na bagay daw sa pagitan lamang nila at ito ay ang kanilang sekreto. Ang mga freak-offs na ito ay kadalasang nagaganap daw sa mga sikat at malalaking hotel suite sa New York, Los Angeles at Miami. Minsan, inuutusan rin siya nitong gumamit ng website at escort services para maghanap ng lalaking prosti. Wala din daw pakialam si Didi kung gumastos man siya ng malaking pera
para lamang ilipad ang mga ito kung saang lokasyon man niya gustuhin. Sa lahat ng pagtatagpong ito, karaniwan ng high si Cassie sa alak at droga dahil iyon lang daw ang tanging rason kung paano niya nakakayang sikmurain ang mga nangyayari. Maraming beses din naman itong sumubok na tumanggi rito, pero kapag ginagawa niya iyon o magsasabi siya na isusumbong niya ito sa mga otoridad, sinasagot lamang siya ni Didi na mas maraming mawawala sa kanya. Hindi lamang ito ang tanging problema sa kanilang relasyon. Ayon pa kay Cassie, madalas din siyang saktan ng producer. Sinusuntok siya nito, sinisipa, binubugbog at tinatapakan sa muka na nagre-resulta sa pagkakaroon niya ng mga pasa, pagputok ng kanyang labi, malalang pagdurugo at black eyes. Pakiramdam niya noon, nakulong na siya sa cycle ng pang-aabuso at karahasan na imposible na siya makawala rito. Hindi rin siya basta-basta makaalis dahil kontrolado ni Didi ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya at walang sino man ang sumusubok na tulungan siya. Kapag kinakailangan niya namang humarap sa mga tao, sasabihan lang daw siya ni Didi na takpan ng make-up ang kanyang mga pasa at umakto ng normal. At iyon na ang kanyang naging karaniwang buhay. January 2009, nagkaroon sila ng malalang pag-aaway dahil nagalit di umano si Didi nang nakita siya nitong nakikipag-usap sa isang music manager sa party na pinuntahan nila sa Los Angeles. Sa sobrang galit nito, tinulak niya si Cassie sa loob ng kotse at paulit-ulit na sinipa sa kanyang muka. Sinubukan rin naman siyang pigilan ng mga security staff doon. Pero wala rin silang nagawa kalaunan nang sinabihan na ni Didi ang driver na magmaneho papalayo. Pagkarating nila sa bahay nito, sinubukan pa niyang tumakas pero mabilis siyang sinundan nito at sinipa muli sa muka. Punong-puno na siya ng dugo noon at saka lang tumigil si Didi. Sinulungan siya nito papasok sa bahay na parang walang nangyari, gayon pa man hindi siya huminto sa pagsusuka dahil sa marahas na pag-atake. Habang nagaganap ang lahat ng iyon, nakita ito ng mga kasambahay ni Didi sa bahay pero wala silang ginawa. Sanay na sila sa mga ganitong pangyayari at walang sino man ang nagtatangkang mangialam dahil alam na alam nila ang kayang gawin ni Didi. Isang bagay pa na baka nagtataka kayo kung bakit wala man lang nagsasalita o nagre-report sa pulisya, iyon ay dahil lahat ng empleyado at staff na nagtatrabaho kay Didi ay pumirma ng NDA o Non-Disclosure Agreement. Ibig sabihin nun, kung ano man ang nangyayari kaugnay sa buhay ni Didi, bawal silang magsalita kahit kanino pa man ito dahil pwede silang makasuhan. Pagkatapos ng pambububog niyang iyon, napagtanto niyang malala ang pananakit na nagawa niya kay Cassie, kaya nagpanik siya dahil alam niyang pwede iyong makita ng kahit na sino. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga staff na dalhin si Cassie sa isang hotel suite sa London Hotel sa Los Angeles, kung saan pinanatili niya ito doon sa loob ng isang linggo para magpagaling. Naging paulit-ulit pa ang pangyayaring ito kapag nagsiselo si Didi at wala siyang magawa dahil hindi niya na alam kung sino pa ang pwede niyang hinga ng tulong na hindi konektado sa kanyang nobyo. Sa mga panahong ito, palagi pa silang nag-aaway ni Didi at alam ni Cassie na hindi na siya masaya sa sitwasyon. Ilang beses nagtangkang tumakas ang dalaga mula sa kanya, pero ginagamit ng producer ang kanyang koneksyon para hanapin ito at kumpinsing bumalik sa kanyang bahay. Taong 2011, nagkaroon siya ng maikling relasyon sa isang kilalang rapper na nagngangalang Kid Cudi nang sinubukan niyang makipaghiwalay sa nobyo. Nadiskubre ito ni Didi at sa kanyang galit, sinubukan niya itong suntukin habang may manual na corkscrew sa pagitan ng kanyang daliri. Sa kabutihang palad, nakataka siya rito at nanatili siya sa tahanan ni Kid Cudi para pansamantalang lumayo sa hinihiwalayan niyang nobyo. Pagkatapos lang ng ilang araw, isang staff ni Didi ang lumapit sa kanya at sinabihan siya nito na gusto lang makipag-usap ng producer. Alam niyang hindi niya matatakasin si Didi dahil sa koneksyon nito, kaya napilitan rin siyang bumalik kalaunan. Pero syempre kagaya na ng inaasahan, binugbog lang siya nito muli sa mismong sandali na sila ay nagkabalikan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpasya siyang umuwi sa kanyang mga magulang sa Connecticut at doon kinuhanan ng kanyang ina ng larawan ang mga pasa sa kanyang katawan. At dahil masyado nang nakondisyon ang kanyang utak na matakot kay Didi, nagdesisyon pa rin siya na hindi mag-report sa pulisya. February 2012,
during Paris Fashion Week, patuloy siyang tinakot ni Didi at ipinakita rin ito ang kaya niyang gawin sa mga taong kumakalaban sa kanya. Sinabihan siya nito na papasabugin daw niya ang sasakyan ni Kid Cudi at gusto niyang siguraduhin na ito at ang kanyang mga kaibigan ay nasa bahay pag nangyari iyon. Nang parehong araw na sinabi niya iyon, sumabog nga ang sasakyan ni Kid Cudi habang ito ay nakapark sa driveway. Inimbestigahan din ito ng mga pulisya, ngunit hindi man lang siya naaresto o nakulong dahil sa kakulangan ng ebidensya. Minsan, may mga pagkakataon ding inuutusan niya si Cassie na hawakan ang kanyang baril o itago iyon sa kanyang bag at ginagawa niya ito para takutin ang dalaga at ipakita sa kanya kung gaano siya kamakapangyarihan. Dagdag pa sa mga pisikal na pinsalang natamo niya mula sa nobyo, nagsimula rin siyang magkaroon ng memory loss dahil sa sobrang paggamit ng droga at sa mga natamo nitong head injuries mula sa pananakit. Sa pagdaan ng mga taon, nagpatuloy ang mga pang-aabuso na Didi sa kanya at pati na rin ang mga freak-offs na pinapagawa niya kay Cassie. Ginagamit rin niya kasi ang mga videos na kinuha niya dito bilang pang-blackmail sa kanya kaya wala siyang magawa kundi ipagpatuloy ito. Kapag humindi naman siya, pipilitin pa rin siya ni Didi sa pamamagitan ng pananakit at pananakot. Taong 2015, habang nasa kaligitnaan si Cassie ng pagsushooting ng pelikula sa Cape Town, South Africa, naging malapit siya sa isang aktor na kasama niya rin doon. Magkasamang nagdiwang ang dalawa ng New Year's Eve at mabilis na umabot ang balitang ito sa kay Didi. Sa kanyang galit, tinawagan niya ang aktor at tinakot, kaya pagkatapos nun, pati ito ay kinumbinsi rin si Cassie na tawagan si Didi at kausapin ito. March 2016, during sa isang freak-off sa Intercontinental Hotel sa Century City, Los Angeles, sobrang nalasing si Didi na bigla na lang niyang sinuntok si Cassie sa muka. Nang nakatulog na ito, sinubukan ng dalagang tumakas pero nagising si Didi at sinundan ito sa hallway habang sumisigaw. Kinuha niya rin ang mga vase sa hallway at itinapon iyon kay Cassie habang tumatakbo naman ang isa patungo sa elevator para makaligtas. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makapasok sa elevator bago pa man siya nito abutan at nang nakarating siya sa lobby, tumawag siya kaagad ng taxi at umuwi sa kanyang apartment. Nang puntong iyon, pumasok sa isipan niya na mas magagalit si Didi dahil sa ginawa niyang pagtakas. Kaya dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa hotel para sana humingi ng tawad. Subalit nang nakita siya ng mga staff doon na bumalik, pinayuhan siya nila na umuwi na lang dahil nakita daw nila ang footage ng pagtapon ni Didi ng vase sa kanya sa hallway. Akala niya noon, magiging daan na ito para tuluyan siya makawala sa nobyo. Ngunit nalaman niya kalaunan na binayaran pala ni Didi ang hotel ng $50,000 o 2.7 million pesos para lamang i-delete ang video. Nang mismong gabing iyon, umalis si Cassie sa kanyang apartment at nagtago muna sa bahay ng isang kaibigan niya sa Florida. Di tumagal, nakatanggap siya ng tawag sa president ng Bad Boy Management na si James Cruz. Pinabalaan siyang hindi niya i-release ang kanta nito kung hindi niya sasagutin ang tawag ni Didi. Maliban pa doon, may isa ring babae na nagtatrabaho sa Sony Music ang binigyan siya ng parehong ultimatum. Tumawag rin sa kanya ang abogado ng nobyo na pinaalalahanan siya na mas makakabuti sa kanya kung kausapin niya na lamang ang producer. Kaya muli, napwersa siyang bumalik rito. Pakiramdam niya ng mga oras na iyon, ang paghindi kay Didi ay maaaring magkaroon ng malaking kapalit. Maging ito man ay ang kanyang pamilya, mga kaibigan, karera, o maging ang sarili niyang buhay. Taong 2017 hanggang 2018, naging desperado nang makawala si Cassie kay Didi at mula sa lahat ng pang-aabuso nito. Alam niyang kapag nanatili pa siya kasama nito, kailanman hindi siya magkakaroon ng matagumpay na karera at magiging ligtas sa physical at mental na pang-aabuso. Mula noon, gumawa pa siya ng higit na effort para iwasan na ito ng tuluyan. September 2018, nakipagkita siya kay Didi sa isang Italian restaurant sa Malibu, California upang makipag-usap dito na nais niya ng tuldukan ng permanente ang kanilang relasyon. Noong una, mukhang sumasang-ayon na rin ito na inalok pa niya si Cassie na ihatid sa apartment. Pero pagkadating doon, pinersa niya itong halikan. Sinubukan siyang itulak ni Cassie papalayo,
ngunit wala siyang magawa sa lakas nito hanggang sa tuluyan na siyang napagsamantalahan ni Didi. Dahil sa nangyari, ibinalik niya ang apartment na ibinigay nito sa kanya, pati na rin ang inirigalo niyang mamahaling sasakyan at lumipat sa ibang address. Bagaman naghiwalay na ang dalawa, natakot pa rin siya para sa kanyang kaligtasan, lalo pa at ang kanyang address ay nakapost online. Unti-unti niya na rin pinutol ang lahat ng koneksyon niya kay Didi sa pamamagitan ng pagtapos ng record deal niya sa Bad Boy Entertainment na pinagmamay-ari nito. Nagkaroon si Cassie ng malaking trauma sa lahat ng pinagdaanan niya sa kamay ni Didi sa loob ng 11 years at patuloy pa rin niya itong sinusubukang malampasan hanggang ngayon. December 2018, dalawang buwan pagkatapos niyang kumpirmahin ang breakup sa dating nobyo, nagkaroon siya ng bagong kasintahan. Ito naman ay ang kanyang dating fitness trainer na si Alex Fine. Sa tulong ni Alex, muling naibalik ni Cassie ang respeto niya sa sarili at pinaramdam din ito sa singer ang wastong pagtrato sa isang babae. Nang sumunod na taon, buwan ng August 2019, nagpakasal ang dalawa at binayayaan sila ng kanilang unang anak noong December na pinangalanan nilang Frankie. March 2021, inannounce naman nila ang pagkapanganak ng ikalawa nilang baby na tinawag nilang si Sunny. 4 na taon pagkatapos ng pagkikipaghiwalay niya kay Didi, nakakuha na siya ng sapat na lakas at tapang para ilahad sa lahat ang tunay na pagkatao ng dating nobyo. Isa rin ito sa dahilan kung bakit siya nag-file ng lawsuit laban dito noong November 16, 2023. Nang lumabas ang issue, maraming iba pang artist ang sumuporta kay Cassie at pinatotohanan ang kanyang mga sinabi. Ang iba pa nga dito ay mga naging biktima din mismo ni Didi. Sa huli, napanalo ni Cassie ang lawsuit at nakatanggap siya ng $30 million na settlement mula kay Didi. Dahil sa pagkalahad ng pangyayaring ito, si Didi ay iniimbestigahan na sa kasalukuyan sa mga kinasasangkutan nitong kaso pero wala pa rin kasiguraduhan kung ito ba ay makukulong o hindi. Ngayon naghihinala na rin sila na baka may kinalaman ito sa misteryosong pagkamatay ng kanyang asawang si Kim Porter noong 2018. Sana sa pagkakataong ito, pagbayaran niya na talaga ang lahat ng kasamaang idinulot niya sa mga kababaihan. Sa ngayon, si Cassie ay namumuhay na ng masaya at matiwasay kasama ng kanyang mga anak at mabait na asawa. Hindi ko lubos maisip kung paano niya na-survive ang kanyang pinagdaanan, pero nakakahanga pa rin siya dahil nagawa niyang lumikom ng tapang para makalabas sa sitwasyong iyon. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.